Ito po yung ating antrop. Yan po yung antrop natin. Ayan. Hello! Welcome back! This is Passionate Gardener by Max Betus. Ngayon po ay gagawa po tayo ng antrop. Napapanahon po ito dahil ngayon po ay summer. Marami na naman pong nagko-crawl dyan sa mga halaman natin or dito sa loob ng bahay. Sa ngayon po, nandito po tayo sa aming kitchen para po mag-prepare ng mixture. Yung pong something sweet para po sa ating mga pesting ants. Sa ngayon po kasi masasabi natin sila ay peste kasi nagko-crawl sila doon sa mga food natin kasi ito po yung time na sila po naghahanap ng food para po i-store doon sa kanilang anthill. So, umpisahan na po natin. Ang kailangan po natin para sa ating antrap ay ito pong bote. Ito po ay binutasan ko na po siya para po ito yung papasukan ng mga ants. Pagka nilagay na po natin sa place na may mga ants yung ating bote. Binutasan ko na po siya. And then, kailangan din po natin ng baking soda. Ayan. Tapos, kailangan rin po natin ng sugar. Ito po, mga 3 scoop lang to. Tsaka, ito pong sandok. Ayan. Kailangan din po natin ng kunting tubig para po dito sa ating sugar. Sa ating pong sugar. Okay. Umpisa na po natin ang paggawa ng sweet mixture para sa ating ants. Lagyan muna po natin ng tubig ito ang ating gagamiting pan. Ganyan po. Kunti lang siya. And then, open na po natin itong ating kalan. Gagawin lang po natin ito. Mag-aarnibal po tayo. Tapos na po ang ating arnibal. Sa ngayon naman po, tabi mo natin siya, palamigin. Tapos ito pong baking soda na meron tayo at available sa ating kusina. Maglalagay po tayo ng 1 kutsara nito sa ating boteng ginawang antrap. Ang natuyo na po ito, tingin ko tuyo na naman yung inarnibal natin. Sali na po natin. Nainip pa ba? Dito sa ating bote na trap. Antrap. Ayan. Ayan na po. And then, alugin po natin. Yung po sa side na walang butas, kasi po lulusot doon yung mixture natin. Takpan natin para maalog natin ng husto. Ayan. Ayan po. Pagkatapos natin kalugin, nakahiga lang po siyang ganyan, idalhin na po natin ito doon sa lugar na may ants. Punta po tayo sa ating mini garden. Dito ko po nakita yung mga ants. Yan po sa ating bunga ng pinya.
Siguro po dahil ano, may hinog na po yung ating pinya sa paso. So, dyan po natin ilalagay yung antrap. Maybe siguro po dito sa ilalim na lang. Kasi baka po doon yung ating antrap ay madisgrasya pa. Baka po yun eh. Baka po eh matapon. Mahulog siya. Dahil doon sa kanyang location. So, andyan na po ang ating antrap. Babalikan po natin siya. Maybe tomorrow po to check kung pumasok na po doon yung mga ants at kung nahuli po natin sila. Okay. There are many ways po na paggawa ng antrap or many ways to kill ants. Pero kung ano po yung available sa kusina nyo, so yun po yung inyong gawin. Hello! Welcome back to our channel! Ngayon po, titingnan na po natin kung anong nangyari sa ating experiment na ant trap. Ito po yung ating ant trap. Yan po yung ant trap natin. Ayan. So far, what you can see is marami naman siyang nahuling. Marami namang pumasok na ants na namatay. Ayan. So far, so good. Maganda yung ating ginawang experiment. Ayan. And yung area is meron pa naman pong natirang mga ants na nagko-crawl. Pero, ganun po talaga ang mga ants are inviting ng mga kasama nilang mga ants. So, get some food at i-store nyo sa kanilang ant hill. Yan. So, kung nagustuhan nyo po yung ating ginawang experiment, pwede nyo po itong gagayahin sa bahay. And then, i-try nyo po ito dun sa mga areas na nagko-crawl yung mga ants. And then, sa mga plants, pwede rin po. Okay. Kung nagustuhan nyo po yun, comment below and then click the notification bell para po ma-update kayo po sa mga next na video na gagawin natin. Bye!